Dahil wala pa tayong masyadong makuha na content ngayong mga oras na ito, kabatanga, bay hayaan mo muna akong ipakita ang mga pinaka na larong MLBB base sa data na meron ang Liquipedia. Gaya na lamang ng pinakamayaman na organization base sa laki ng earnings nila sa mga tournaments, pinakamayaman na players base rin syempre sa mga nakuha nilang prize pool sa mga tournaments at maging yung pinakamatandang player o coach sa kasulukuyan na ngayon ay parte pa rin ng MLBB. Isama na rin natin yung pinakabatang player ngayong mga oras na ito na isang pro player ng larong MLBB. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako muna tayo sa listahan ng pinakabatang pro player ng larong MLBB dahil alam nyo ba, yung pinakabata ay nagre-range sa 15 years old to 17 years old at dalawa lamang rito ang mga nagmula sa Pinas. 10 pro players ang kasunukuyang 17 years old ngayon na kung saan kasama rito sina Super Marco at Nats sa list. Ngunit kung magtataka ka kung bakit nakapaglaro na itong si Super Marco la sa IESF at nakapag-represent pa siya sa Pinas, abay ito nga ay dahil noong nakaraang IESF ay wala namang sinet na ganitong rules ang host country na Romania. Kumbaga nagkakaroon lang ng ganitong restriction kapag ang mismong host country ang naglagay ng ganitong rules na parang katulad sa gaganaping IESF sa Riyadh na mayroon nga ulit 18 years old na requirements. Kasunod, yung mga 16 years old naman na mga pro players ay mayroon tayong apat dito kasama yung jungler ng EVOS na si Annabelle na kung saan may potensyal na nga itong taong ito na mas lumakas palalo sa mga susunod na season. Ngunit, ang kailangan lamang talaga rin ng taong ito ay magkaroon siya ng solidong mentor mula sa paraan niya ng paglalaro, pagpapractice at mismong tutulong sa kanya na mag-grow. Pero sa tingin ko naman konting batak pa dito sa taong ito ay tuluyan na talaga niyang masasabayan ng malalakas na jungler sa Indo at maging sa Pinas. At ang pinakahuli ang nag-iisang 15 years old na pro player ng larong MLBB walang iba kundi si Mashiro ng Brute Force na nagmula sa bansang Azerbaijani at kasulukuyang nasa wildcard sila ngayon mga kabatang. Malakas tong team ni Mashiro kabatang dahil sila yung tumalo kina Renzo at Flick na inilaglag nilang mga ito sa playoffs. Tapos kamuntikan na rin nilang talunin ng team spirit ni Kid Bomba sa Grand Finals sa score na 4-3. At dahil may pinakabata, abay kilalani naman natin kung sino ang mga otit ng larong MLBB na kung saan mayroon nga tayong 5-30 years old at isa na rito si Coach Trevor ng AP Bren ngayon. Tama ka kabatang, hindi lang halata ha, pero 30 na itong si Coach Trevor at sakto na yan, sobrang tagal na rin ang taong ito sa MPL dahil tatandaan ko jungler pa ang role niya noon sa BSB bago mag-switch sa pagiging coach ng MLBB. Mayroon rin tayong tatlong 31 years old at nandito naman si na Dexter ng Blacklist at nako po, lalampas na sila ngayon sa kalendaryo at mayroon tayong 33 at 34 years old, nandito naman sina Boss D at Coach Bonchan na talaga namang mga otit na sa MPL. Pero ito ang pinakatito ng lahat, ang pinaka may edad na sa ating listahan ng nag-iisang 35 years old ng larong MLBB walang iba kundi si Coach Why Not ng Fanatic Onyx PH. Dahil sa mga hindi nakakaalam, dating pro player rin talaga ng larong Dota 2 itong si Coach Why Not at siya ay parte noon ng Mineski Dota. Tapos nag-switch na lang talaga siya bilang player sa larong MLBB. Tapos nung nalaglag ang kanyang team na Geek Fam ay bumalik siyang muli bilang isa namang coach. Kumbaga sa pabilisan ng kamay ay pumapalag ang taong ito noon. Pero ngayon, syempre, 35 years old na nga si Coach, abay ipinaubaya na lang niya muna ito sa kanyang mga players.
Pero ang kasunod nito yung pinakamayamang organization naman ng larong MLBB na kung saan ang pinakamayaman dahil sila yung may pinakamalaking earnings na nakuha nila sa prize pool ng larong ito. Dito ay mayroon tayong 19 na teams na may earnings na nga na pumapalo sa $330,000 hanggang sa $100,000 na ang pinakamataas na dyan ay yung koponan na RSG PH. At ang pinakamababa naman ay ang Team Flash TH na kinabibilangan ni Narindo at Owl. Ngayong mga oras na ito, sinundan nga ito ng dalawang team na may tig $500,000 na earnings. At ito nga ay ang Evos at Echo. Partida kabatangha, mas mayaman pa ang Evos kumpara sa Echo. Ito ay kahit noong M1 pa sila nakakuha ng international trophy, samantalang ang Echo ngayong mga panahon na ito palang naghahabol ng kanilang earnings. Sinundan ito ng dalawang team na may $900,000 at $800,000 na earnings at ito nga ay ang mga koponan na RRQ Hoshi at Blacklist International. Na kung saan mas mayaman pa nga kabatang ang RRQ Hoshi kumpara sa Blacklist kahit pa alam nating wala ni isang major tournament na international na makuha o nakuha itong team na ito. Kumbaga lumobo na lang rin kasi ang earnings nila nang dahil sa laki kasi ng prize pool sa MPL Indonesia. Kumbaga isang champ lang sa MPL ID, katumbas na nito ang dalawang beses mong nagkampyon sa MPL PH. At kumbaga mag second place ka lang rin sa MPL Indo ay katumbas na nito ang nagkampyon sa MPL PH base sa prize pool na makukuha mo dahil nga mas malaki namang talaga ang prize pool sa Indo, kaya ganito na lang kalaki ang nagiging earnings nitong RRQ Hoshi. Pero ito na yung dalawang pinakamayamang team sa buong mundo pagdating sa larong MLBB na kung saan ang AP Bren ay mayroong $1 million sa lahat ng tournaments na kanilang nalaruan. Pero kasama na rito kabatang yung dalawang M-Series champ na kanilang team at ewan ko na lang ha kung bakit hindi isinama yung MSC 2018 nila samantalang team naman ang pinag-uusapan rito. Pero ang pinakamayamang org sa lahat ay walang iba kundi ang Fnatic Onyx na kung saan partida. Walang M-Series champ kundi bukod tanging MSC 2023 lamang ang pinakamabigat na tournament na kanilang nakuha. Pero alam naman kasi natin ang laki ng prize pool sa MPL Indo at anim o kabatang anim na beses na rin kasi kabatang na nagkampyon ng team na ito sa MPL Indonesia sa loob ng 12 season nilang paglaro sa MPL ID. Kumbaga sa MPL ID pa lang sapat na 28 na ito at hindi mo na rin maitatanggi base sa data na ito na papaano pa kung makakuha pa ng isang international tournament ang Onyx, abay lalaki na ng sobra ang kanilang kalamangan. Pero ang pinakahuli ay yung top 5 pinakamayamang pro player sa larong MLBB. Mula sa top 3 hanggang top 5, abay kinuha nga ito ng tatlong players ng Fnatic Onyx na sina Boots, Sense at Kyrie. Sobrang laking partida pa nito para kay Kyrie kabatang ha, dahil Estin lang lumipat ang taong ito sa MPL ID, pero ngayon nasa top 5 na nga agad siya, kaya hindi ka na rin talaga magtataka kung bakit nakapagpatayo siya ng bahay para sa kanyang mga magulang. Ito yung isa sa pinakamalaking achievement na magagawa mo bilang isang anak na wala pang sariling pamilya, yung mabigyan mo muna ng sariling bahay ang mga magulang mo, kaya masabi kong the sorb namang talaga ng taong ito lahat ng achievements na meron siya ngayon. Pero ang pinakamayaman na may pinakamalaking earnings ay itong sina Few at Laptisi na parehong mayroong $200,000 sa kanilang earnings at ito yung napapala kabatang ng kaka-ML nitong mga taong ito. Kaya yan ang ating mga pinaka sa mundo ng MLBB sa loob ng 30 na season ng MPL kabatang. At ikaw, sa tingin mo ba darating rin ang puntong mapapasama rin ang pangalan mo sa mga list na ating nabanggit?
Alin ba rito, yung pinakamatanda o yung pinakabata? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa listahan ng ating pinaka sa mundo ng MLBB. At ang pinaka na gustuhan ko rito kabatang ay yung kay Kyrie na nakapagpatayo na ng bahay para sa kanyang mga magulang. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.